Good afternoon po. Gagawa na po ako ng video paano po yung process. Ito na po yung mga kailangan sa pag-a-apply po dito sa China. And paano ko nga ba nalaman tong work ko na to? So, marami po tong mga bagay-bagay. So, it's so many to mention. So, step by step. So, marami rin po akong naging struggle sa pagpa-process nito. So, talagang tinibay ko lang yung loob ko. And nananalig ako sa Diyos na ito yung will mo, Lord, your will be done. So, okay, mag-start na po tayo kung ano ba yung mga kailangan. First, kailangan po natin ng passport. And then, pangalaw po, kailangan po natin ng diploma. TOR and CAV po. And after po nun, kailangan po natin kumuha ng TESOL. Kailangan na kailangan po yan pagka nasa China na po kayo. And then, kung licensed teacher din po kayo, another points nyo din po yun, i-submit nyo rin po. And then, yung certification of employment nyo kung employed po kayo. And then, ang inyong resume. And then, pagka na-submit nyo na po yun, yung employer nyo po, mag-a-ask po sila ng introduction video ninyo. And then, after ng introduction video mo, pagsasendan din po nila kayo ng sample demo teaching nyo. Sa classroom po yun na. Sa classroom po siya gagawin. So ngayon, pagka meron na po kayo ng mga ganong requirements, yung passport, TOR, diploma, CAV, TESOL, license, certification of employment, resume, introduction video nyo po, and sample demo teaching, yan. I-review po yun ng employer nyo po. Kung natipuhan po nila kayong i-hire, i-hire po nila kayo agad-agad kung magaling po kayo sa demo teaching at inyong introduction video. Titingnan po nila dun yung accent mo, the way you speak in English kung pasok. And then, after po noon, yung process ko noon, medyo ang tagal kong naghintay talaga. Nung binigay ko yung papers ko, medyo matagal. So, naghintay lang talaga ako. Wait lang talaga. Be patient. So, after noon, na-submit ko na siya. They asked me na ipare-dribbon ko sa DFA yung mga documents ko. Ipare-dribbon ko yung tatlo. For yung aking TOR, diploma, at CAV. Magkakasama yan. Isang authenticated yan. Tapos, yung isa naman, yung pangalawa, yung TESOL mo, dapat may kana siya. Dapat na yung kana na yun is ito yung itsura ng kana po. Certification of Authority for Notarial Act. Yun po yung kana. Na ipapakana nyo po kung saan po kayo nakatira. So, ipapa-authenticate nyo po yun yung kana. And then, ang inyong NBI. Yan po yung mga papatatlong ipapa-authenticate sa DFA. TOR, diploma, and CAV, TESOL, kana, and NBI. Ang tatlo na po yan. So, pagka na kana na po, pagka na pa red ribbon na po yan, next step nyan po is ipapa-red ribbon nyo po sa China Embassy sa atin. Ipapa-red ribbon yun. Ganito po yung red ribbon nila. O parang ganito yung authentication ng China Embassy. Ganitong itsura po. Yan. Kung nakikita niyo po ba? Ayan. Ganyan po ang itsura po ng red ribbon ng China Embassy. So, lahat yun may, lahat ng mga galaw mo talaga, kailangan ng pera. So, kailangan dapat handa ka rin kung gusto mo magtrabaho dito. Pera, lakas ng loob, at dedikasyon para magkaroon ng work dito. So, na after ko po noon, na mapa authenticate sa DFA, pinagawa po nila ako ng sworn statement kasi napaka stricto sa POEA kasi mas stricto sila talaga sa mga direct hired. So pinagawa nila ako ng sworn statement kung paano ko nakuha, paano ko nalaman yung job offer na yun from China. So nilagay ko dito na kwento ka na. Paano ko nga ba nakuha? Kumuha ko po kasi ako ng TESOL sa may Clark, Pampanga.
Na-meet ko po dun yung isa kong classmate na direct hired po. I will not mention her name anymore. Siya po yung nagbigay sa akin ng ID ng ano ng offer na, uy, baka gusto mo sumabay saan sa pag-a-apply, direct hired, ganito yung offer. Sige lang naman ako, go lang ako. Uuwi ko lang kasi nung galing Thailand. So, okay, sige. Hindi ko pa siya talaga priority. Parang gusto ko pa kasi mag-stay and mag-vacation sa Philippines that time. So, parang hindi ko pa, wala lang. So, pero gusto, kumuha lang ako ng tesoro talaga. So, that time, nagkayayaan. Ang bala ko kasi, mag-try ako, mag-agency. Gusto kasing mag-agency talaga sa Pilipinas. Gusto kong mag-try. Yung sarili ko ang pinagsikapan nang hindi ako tulong sa iba. Although, kaya naman sa agency. Kaya lang kasi yung agency, ano siya, pangalanto, mas maliit yung offer. Dun sa direct hired, mas malaki yung offer. So, sige, dun ako sa mas malaking offer. Malaki ang offer. Pero, ang daming process or papers at mga sangkatutak na mga bayarin at mga kung ano-ano man mga kailangan ng ginawa. Pagka direct hired ka kasi, ay pagka agency ka po pala, so yung agency yung bahala mo mag-asikaso ng papers mo. Mag-submit ka lang ng mga hinihingi nilang requirements. Magpa-medical ka lang, magbayad ka lang ng fees nila. Kasi syempre, sila yung naghanap ng work sa'yo, babayaran mo sila dahil. Kailangan mo silang bayanan kasi sila naghanap ng work for you. May bawas yun sa iyong sahod. Usually, parang 1 month of your salary. Depende sa anong agency. May trinay akong agency, Anifel. So, pumunta ako doon. Okay din naman yung offer. Pero mas malaki pa rin sa direct hire. Yung nag-direct hire na talaga ako. Pero para sa mas safe, in-advise ko po sa inyo na mag- agency po kayo. Kasi yung kakilala ko parang pagka sa isang company ng school, allowed lang po yung school ng China mag direct hire up to 5 person lang po. 5 person na po kami direct hire. Pag maximum na po doon, hindi na po sila pwedeng mag hire. Kailangan po nilang mag-connect na ng isang agency from Philippines para mag-asikaso na ng pag-hiring ng teachers from Philippines papunta ng China. So, ganun na po. So, syempre, para mas safe din po yung kalagayan ng mga Pinoy, sinisecure din po yun ng POEA. Hindi na po tayo pinapabayaan ni POEA. Thank you po, POEA. So, ngayon, saan na po ba tayo? Yun, doon ko nalaman yung trabaho ko. Siyempre, siya yung nag-refer sa akin doon. So, sa sworn statement, siya yung in-state ko na nalaman ko tong work na to with this person na gano'n. Blah, 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 blah. So, gumawa ka ng state. Sworn statement, notaryo ko yon. And then, kasama yun, kailangan yun sa POEA pagka direct hired ka. Sworn statement. So, pagka meron na po kayong sworn statement, kailangan na rin niyo po ng magpa-medical. Medical. Dapat magpa-medical ko. Huwag sa basta-basta kung saan medical center. Dapat accredited po ng POEA. Accredited po nila. Kasi pag di nila accredited, invalid po ang inyong medical. So, check niyo po sa kanilang website. Pinaka the best yung pong gawin is pumunta po kayo sa website ng POEA. Ililink ko po dun sa mga description below kung yung mga link po ng mga website po yung mapinupuntahan ko. Paano ba mag-verify ng agency? Paano po ba makakuha ng mga job order na galing din sa POEA mismo sa website nila? And kung ano yung status ng agency na alam nyo, ilalagay ko po below. And then after po nun, pagkatapos na nun, meron na rin po kasi akong nagpa-medical ako, approve nun pagka may okay po ang inyong medical, tuloy-tuloy na po yan. Kaya ingatan niyo po yung mga sarili ninyo. Dapat stay away from mga unhealthy food. So, next dun po ay kailangan ng insurance. Bago po kayo umalis ng Pilipinas, dapat insured po kayo. Yan po ang requirements ng POEA. So, pagka meron na po yung mga yan, And kailangan niyo pong mag-apply ng China, ng visa.
isa from China. Ito po siyang itsura niya. Visa ng China from Philippines po ah.